let's give it a round of applause. Isa si Daniel Fernando na naging magandang resulta ng mabuting aral at prinsipyo na itinanim ng kinaanibang fraternity. Ang nagsimula po yung fraternity? Sa ano yan? Sa Mary William College, North Carolina, USA. Doon talaga nag-originate. So, syempre, nagkaroon ng ano sa iba-ibang countries, particularly dito sa Philippines. 1974 kay Brad Edwin at sa UP Los Baños. Tapos doon na nagkaroon sa Araneta, MLQU, UE, UM, dumami na siya. That was, you know, kasi nung time nyo yung mga late 70s saka early 80s, na doon yung ano eh, yung pinakaparang kasagsagan nung ano, nung fraternity nung medyo maano, during the time, diba kasi yung, you know, yung 74, pataas na yan, hanggang mga hanggang early 90s. Ang SEAL o ang Epta Epsilon Alpha Lambda ay walang naging masamang record at sa halip naakay sila sa maayos na direksyon ng buhay kahit sabihing may pagkakataong hindi rin nila naiwasan ang malahok sa gulo na hindi nila kagustuhan, bunga na rin sa impluensya ng ibang fraternity na hindi nila kaprinsipyo. Nalangok ba kayo katulad ng fraternity dito sa Pilipinas din? Yung riot-riot? Oh, hindi. Talagang ano yan, alam mo, sa totoo lang, ano yan, eh, part ng pagiging pratban yan. Hindi maiwasan niya, lalo na yung during our time. Talagang yun ang talagang lumaabot sa, definitely, talagang physicalan. Oo, nakakasakitan talaga. At minsan, may talagang minsan, nakakaroon ng casualty. So, yung panahon na yun talaga magulo eh. Iba, iba ang ano, iba ang buhay ng frat na yun. Unlike today, hindi na ganun kainit, hindi na ganun kagrabe mga ano. Medyo ano na talagang tahimik na. Ano ang mitiin ng fraternity? Actually, siyempre, definitely brotherhood and sisterhood. So, definitely kami magkakabrad. Kung ano pwede namin itulong sa bawat member, pwede extend namin na either malam din siya, pwede namin na sa employment, sa trabaho, pwede namin matulungan. Medyo lang sa, isa, sa medical mission, pwede rin sa mga relief. Tagulan nung last, ito lang ano, nag-relief operation sila sa Sunugan sa Pandakan, pamumuno ni Brad Edwin Gallardo sa kanila, Brad Delo Natividad, o may mga dahil sa naging magaganda ang buhay ng nakararami sa kanila, lalong naging inspirado ang grupo ng SEAL Fraternity and Sorority na muli silang magkasama-sama upang lalo pa nila itong palakasin sapagkat nakita nila ang aral at prinsipyong itinanim sa kanila ng kanilang fraternity na naghatid sa kanila sa marangya at maayos na pamumuhay. Ano ang status ng actually, marami mga professionals, may mga katulad kami, may mga civil engineer kami, may architecto kami, may mechanical, electrical, katulad Brad Eden, isang teacher yan. Oo, marami, may merong nasa field ng education, meron sa construction, meron din ang palapalaw ko sa politika. So, kanya-kanya ng, ano, kanya-kanya ng field, kung baka sa ano, yan, saan na napunta. Sino yung mga nasa politika? Actually, yung siya na bukod kay Brad Daniel Fernando, si Jordan, Brad Jordan Castillo, na city councilor ng ano, councilor ng Bumaka, tapos si Brad Marjun Isidro na city councilor ng ano, ng City of Manila District 1. Saka meron pa isa tol sa may Bumaka rin, yung vice gob ng ano, ng Mindoro. Ang pangalan to? Hindi ko na Alparo? Alparo ba? Alparo, vice governor Alparo. Hindi ko lang ma-recall yung ano eh, yung kanyang ano, kanyang first name. Pero sa Oriental Mindoro tol, pag kung natama ba. Meron kayong mahirap na member? Oo naman. Talagang ganun. All walks of life. Eh. I'm proud of all walks of life. May mga nakakaluwag. May talagang galing talaga sa from the sa baba. Ganun talaga. Normal na pangkaraniwang tao lang naman yan.
Kasi sa ating atin daw rito, ang gaganda ng mga sasakyan. Hindi, siguro ngayon na lang dahil may mga trabaho na, di ba? Siyempre, normal na, may kakabili na siya. Pero during our time, estudyante, dinanas namin lahat ng hirap. Pala malakas na ganyan. Oo, normal lang yun, oo. Oo, isang sigarilyo, 50-50 kayo, normal lang yun. Kasama rin sa kanilang pangarap na matulungan ang mahihirap nilang miyembro, kung kaya sa pamamagitan ng social media, inire-research nila ang mga naging kasapi. Kung kaya patuloy na sila ay nadadagdagan at nitong nakalipas na November 30, 2018 ay nagdiwang sila ng ika-87 anibersaryo sa Creekside, Barangay Bulihan, City of Malolos, Bulacan. Ang SEAL Fraternity and Sorority ay isang inspirasyon ng isang barkadahan na dapat tularan. Ang layunin nila ay mapagbuti ang kanilang pag-aaral. Tutol sila sa nagsasagawa ng hazing, sapagat ito ay nagdudulot ng malaking problema sa bawat pamilya. Ikinagagalak naman ng lahat ng kasapi dito sa Pilipinas, gayon din sa ibang bansa, ang naipakikitang paglilingkod bayan ni Vice Governor Daniel Fernando sa mga mahihirap na Bulakenyo bilang kasapi ng SEAL Fraternity. Ang ginagawang pagtulong sa kapwa ay ginagawa rin ng mga opisyal at miyembro ng kanilang fraternity. Tumagal kayo ng ganito katagal eh. Ano ba nararamdaman niya bilang miyembro? Siyempre masaya ako, marami ko natutulungan, brads. Lalo na limbawa eh, medyo kapos-kapos sa budget. Kahit papano, nakakatulong kami. Itutulong, masaya ako na ako kami. Maraming miso kami na nagawa. During this year lang, halimbawa, we start relief goods from ilang-ilang sa mga nasunugan. Inandali yan ni Brad Captain Adelo Talibyan. Then we go to BJMB. Invited kami sa City Jail. Nag-guest speaker ang isang councilor. Si Daniel Fernando ay hinubog ng kanyang magandang pangarap at katuwang na nakasuporta sa kanya ang aral na natutunan nito mula sa Zeta Epsilon Alpha Lambda Fraternity and Sorority. Nandito kami ang barkada mong tunay aawit sa'yo. Sa lungkot at ligaya, hirap at ginawa kami kasama mo. Ito ang inyong lingkod, Jesse de Jesus, ang mensahero ng bayan.